I would like to welcome back to our radio program, Stella Maris, Bituon sa Dagat, Station DYRF. Welcome to our radio booth, Captain Emerico Gipilano. Ray, maing hapon. Salamat sa pag-imbita sa kausap sa ako. Dere, kay Father John Mission, kay Ma'am Lesley, ug sa nagpaminaw sa Stella Maris, Bituon sa Dagat, maing hapon sa tanan. Dagan salamat, Kap, no? Oh, sige, kay si Captain Emerico karon mauman sila hataga na tug time to share, no, niya with him iya jong gida ang iyang pinakagahi nga kaabag, no, sa mga programs diha sa kanang iyang crest maritime. So akong i-welcome sa ato ang program si Chief Engineer Nikias or angga daw niya Ike lang, no, Caliedo. So welcome to our ato ang programa, Sir Ike. Thank you, Ray. It's my honor to be here today, especially my friend, Captain Rico. Kay ugwa og di pag yung tungod niya, di ko makare. To be honest, this is my first time. No pressure, ka. Oh, kaning sa radio station ba? So, by the way, I'm Chief Engineer Nikias Antonio Calido. So, pwede lang ko nyo tawagan og Ike, kay mao man atong angga. So, medyo dugay-dugay na sa tanag ko, ano, Chief Engineer sa International Vessel, siguro mga 15 years. Kaya na, no? Oo, oh, dugay-dugay na tanag. Kaya na kayo. Kaya. So, pasalamat sa ko ni, tawag ni Father John. Father John, na tungod sa niya, or ni Capri ko, nagkaila sa me. And of course, sa ato ang mahal nga makagagahom nga karon gitagaan patag may panglawas karon di ata karon nag istorya unsay mga kaayuhan regarding sa ato ang mga seafarers life. Okay. Daghang salamat, Sir Ike. Yeah, again welcome, Sir Emerico, Captain Emerico and Sir Ike sa ato ang program. So kanang kining atong program good is 1 hour niya sa hisgutanay lang. Like sa nahitabo na mo sa first time among gi-invite si kaneng Captain Gipilano, mahibong lang kayo, kuwang man ang oras. So we'll see, ha, so we will maximize the time this afternoon. So of course karong hapon na we will be talking again kaning issue nga atong gisawaan for the past pila ka weeks, kaning issue about the STCW requirements diin nga kinahanglan ang Pilipinas will be in compliance. Kay kita good is nisulod man ta sa we are one of the top 3 ba, musulod yung top 3 kap, no, nga mga supplier o mga seafarers sa tibuok kalibutan. So karon kanang si Captain Gipilano o si Sir Ike will be talking about unsa may gipangbuhat nila nga mga kanang programa in terms of education, in terms of trainings. So of course si Sir Ike is a kuan man chief engineer, so ang iyang expertise diri dapita sa mga unsay tawagan ni mga engine about marine engineer, marine engineers ni siya niya. Of course si Captain Gipilano pod nga pila kay katuig na kapitan ka, kap, going to 15 years. So all in all I have 15, so grabe kaayo ni og kasinatian ang duha na to kabisita karon. And hopefully we will be enlightened, and of course masabta na to asa naman tang dapita aning kinahanglan na to nga i-comply unya. Before din ako hatagan og time to talk si Captain Gipilano, ako adyo siyang personally pasalamatan for inviting me, and of course gihangi usab ko sa atong pari with the invitation ni Captain Emerico nya, ingon si Father John, why don't you go there, kay ikas ay mo represent sa Stella Maris. So I was able to go and attend and witness diha sa marina, new marina building na ani diha sa kanang unaha gamay sa Dex office diha sa kanang basa pasaka di pa kaabot sa Beverly Hills na diha pasulod sa tuo unya na inindot kay diha nga building niya didto. Naa ang ato ang naa didto ang of course ang ato ang regional director sa marina. Ya, naa po dito ang ato ang legislators, representative Manalo niya. Naka-witness ko sa ilang bayluay, naka-witness ko sa ilang pag
tinabangay ba? So maunang ako personally, and of course with Reverend Father John, dako kay pasalamat ni Captain Emerico kanang of course for allowing me, for the invitation, allowing me to see the building, the new building. Yes. To meet the people nga kanang nagmanage, and even I also had a chance dito to witness nga ang pag-process ba. So asa maglinya ang katong manginahanglan og dokumento, and nakita na ko nga mas hanay siya niya, mas dako magud niya ikaduha jud. Kung ari kas gawas maghuwat, mas bugnaw kay daghan man siyag kahoy. So kanang mao nang again, thank you kaayo no Captain Emerico for the invitation. So we'll strike ari das topic. So kanang daghan ka gi-share ato kapno while katong gi-invite namo si Captain Cabrera o si Captain Saavedra. Yes, so kun kuan ka kay katugon imo hanay uban ato ako mabasa. Katong imo gi-imong gi-kuan ba sa ato ang FB live. So maybe you can start lang, asa ka mo start ka po. Okay. Regarding sa STCW, if you may, ako yanong history sa STCW. Nindot so STCW started in 1978. So kato siya, nihimo to siya kay to address mga competency sa mga seafarers. So there was, when he started this convention pa to siya, matipagsugod niya. Pag 1991, naggawas lang regulation or competency regarding sa GMDSS or Global Maritime Distress Safety System. Kaya sa una, nigamit Morse code naman to. So karon na ng mga Inmarsat. Wow. So muna na ang GMDSS. So after that came 1994, naghimo na sa slag competence or standards for tankers. Wow. Kinihinay naman sa mga oil tankers, gas tankers, chemical tankers. Now, by 1995, nanay General Assembly. So, by that, nana ang sa una convention man to, karon nanay code. Wow. So, ang sa code, nanay code A, which is mandated, and code B, which is guidance. Wow. So, by 1997, nigawas na sila competency sa, para sa mga passenger ng mga barko. So, inihinay na nila. By 1998, with regards sa cargo handling, na nasa yung mga competency. By 2004, sa mga survival craft, mga lifeboat, o say, kinanglan sa mga lifeboat, sa competency dito. By 2006, ang ship security. This is due to the naitabo itong 2001 sa taganay, itong ano, sa US. Yes. Okay. So, muna nang nisod ang ISPS, then nanang ship security sa 2006. And then, the latest na General Assembly was on 2010, which was nihimo dire sa Pilipinas. Wow. That's why the 2000... Yeah, wow. Yeah. So, nihimo nila 2010, Manila Amendments. So, nipanganyo sa Manila. Yes. So, karon we are, kinimang STCW Goodray, minimum stand, mandatory standard. Minimum ra ni siya. Na, niset ni siya para may bawa na ito. Unsa may competency sa mga seafarers na kinahanglan sa barko. And it is group any function, minimum function in the group ni pito. Okay. Nine navigation, okay. Cargo handling and stowage, controlling of the ship operation and care of the person on board, marine engineering, electrical and electric and control operation, maintenance and repair and radio communication. So kanang pito kabuok mo na dapat i-ano na sa mga marino na gusto mo sakay sa barko. Comply. And then, ang function, ibutan niya ang responsibility na ng support level, operational, o management. In short, Ray, kung gusto ka magseaman, tanaw na nimo kung asa ka dito sa STCW ang kinahanglan nimo. Yes. Kung makomply nimo ang competence niya, mga task niya, matagaan na ka certificate o competency. Meaning, pwede ka na musakay. So kung kuan kap no kay nang I'm sure sa ubang naminaw no nga mga dili marino ato nosebleed mo no pero I have to commend si Captain Emerico. I tell you katong iyang gipangsulti karon from history to katong 7 items nga Manila Amendments kay nang murag sag-una jud nimo kap no kay nang murag ganang well versed kay kani. So ang kuan lang diyan niya kap is na kay nang the main issue mangod jud nga amo ang gi-strike nga is na if these are kana bang amendments where we have to abide by it, we have to do it. So ang question siguro ani is na kanang mo go back sa kana bang ilang maritime school ba? Yeah. So kay ang question mangod ato is if required ni siya, nganong di man ato usbon ang syllabus? Nganong di man ato usbon ang curriculum para nga inig kahuman na sa usa ka kanang kadet
at least in compliance na siya, we understand nga technology mangod mo change mo evolve. Yes, para kato na lang mo i-upson. Pero katong available na karon nga pwede siya i-incorporate, mao jud toy big question nga kasabotan na nga kanang yes communications ni upgrade so and okay so kanang mga butanga karon I think available naman na nga pwede siya isulod sa kanabang mga subjects nga i-take up sa mga kadete so based sa niagi good nga mga discussions good na feel ba nga murag dunay kalangay ba and the question really is unsa may nadugayan niya ikaduha asa man ta mo so good will it be ched or will it be marina so kanang mawaron niyo comment po gamay yeah, okay. Ako no unsa may ma-comment gamay ni Captain Americo with regards ana sa curriculum we call that the curriculum yes so part of the curriculum is the syllabi instructor's yes. guide yes. the timetable course framework kana siya ri nana siya it's ready is there okay kay ni base man sa IMO model course okay so there's a IMO model course for example gusto ka mag officer in charge of a watch navigation watch and third mate second mate okay so nanay IMO model course na sundon which is auto ni follow the problem is that the curriculum the problem ang pag-deliver sa eskwelahan okay. I think na mentioned nila kanang outcomes based education during okay. the time ni to Captain Cabrera ni were here I was able to listen that outcomes because these are sets umbitang mga outcomes for example bata tudloan nimo pagsakay og bike ang outcomes niya makasakay siya okay. og bike it may take time pero ang purpose is ang outcomes niya makita ma-demonstrate makita ang sa eskwelahan karon weak kay ta sa assessment how do we measure how do we see or demonstrate sa mga estudyante na naibaw-an niya to ang or na nakuha niya ang dapat niyang maibaw-an it should be for example sa pagano sa makina yung sa pagkabaw nato nakabaw yung padagas makina kana oo oh. di ba kay dapat unsa ni tudlo nato mo replicate unsa jud trabaho sa barko yes so kana na siya nana siya sa kini mo curriculum nato ari ni follow jud ni sa STCW kay ningon man ang ayaw mo kay ayaw mo na andra ngano yes. mo na ilang ni himo para sundon sa mga all maritime nation na kung makuha ni munta ng functions, kung competence ni mo, pwede ka na makasakay sa barko as officer. Okay. So in short, Dekap, if kanidi siya na anaron diha, kanidi yung inspection is really just to check if indeed gi-implement. Yes. Mao ba ni maura ni Jun ang ating istoryaan di ani? That's correct. Naana din siya, naana Jun siya mandato. Yes. Now you do this, you follow this because IMO dictates that we do this. Yes. Pero ang question di ana is, you go to different mga schools, are you following this? Are you following yes. this? Kay nabi ay usang nindot nga gi-share si o gi-raise si Father Johnny yun siya if i-ask lang in terms of katong safety and security ba? Yes. Kay yun na ma'am go yung mga recent karon ang gawas karon mga aksidente ba? Yeah. Na mga sunog sa kuan. So, mauna nga kanang how, maulagi na, the thing mang good is na kanang asa mo jud ta in terms of compliance unya kanang ako lang yung paapas gamay. Nanggawa sa to sa past na mga episodes sa Stella Maris is doon naman ko yung mga dagko nga school, doon na sa gagmay nga school karon. Yes. Ang actually, ang nagawas nga main concern is really katong mga gagmay nga school nga kanabang usahay ba siguro wala kayo yung nagmonitor ba? Yeah. At the end of the skwela, pariho ang ilahang graduates gabit-bit og certificate of graduation o completion. But of course, kari mas rigid retraining. Karing unsa dili kita sure ba? Okay. So mao na nga even that how do we kay makaapektar man gud siya sa the whole ba nga kanang seafarer kana bang population ba? So basta pwede mo comment og gamay. Si Sir Ike na sad. Sige. Okay, regarding no sa ano yung sa akoan. I think for me, sa akong opinion, dito pa lang sa eskwelahan yun na agay quality of education. Kaya ang pinakapunto mangunani, sorry, after sa bata nagikan sa school, ang iyang employment ba? Madawat magun siya dayon? Kaya maumunig yung issue karon sorry, no? Kaya kanyang shipboard training. Yeah. Maumunig yung pinaka-issue karon. Of course, pareha siya mong giingon nga, kiningamay nga eskwelahan. So, matawag na ito na siya o kanag sa apply ay para medyo lugi. Kaya medyo ang iyang, you know, kanag medyo ang image bitaw sa iyang quality of education, medyo compare sa others, medyo, as I said nga,
lugi gyud siya sa appliance. So unsa may buhaton sa mga company? So priority to nila katong medyo mga iladong school. Yes, yes, no. Sigura, siguro in my opinion, siguro ang kaning shade or marina mo set sila og mga standard jud, no? Mga standard of training or standard of education nga kana mo i-follow bitaw sa tanan para of course naman ang katong bitong mga gagmay school dili san mabihain. Kumbaga ang competition ba parehas. Correct, correct, correct. Oh. Okay, unfair man po sa uban. Abi kay kini kuan sila kanang ilado na sila ilang school. So ang katungan mabihayan na lang. So why not ang kaning shade o ang kaning marina mo come up sila gyud as I said nga kanang yung mga i-follow tanan. Actually dito ko gahapon ni attend ko sa meeting sa MTCI. Okay. Yes. Sa Marina Manila. Marina Manila. Wow. So okay, okay. Head office niya. Okay, so ang ilang kuan gahapon, actually murag siguro by next week. Ilahan na nang ipagawas na kanang standard kuno nga sa ilang sa course packages ba. I don't know lang kung madayon ba na. So mao na ako gahapon sa meeting. So meaning to say, mao na nay sundon sa mga training center or I don't know sa mga schools. So with that, tindot na siya nga pagiha kay murag sa amo bitaw part during sa inspection, during sa surveillance, dili na bitaw may mabalo pag-explain nga mao na lang nila sundon unta. Kay naamang sa uban sir sa verse amo ang experience during sa inspection, murag lahi bitaw og interpretation ang kani bitaw mga auditor or mga inspector. Lain-lain sila, lain-lain sila standard gisunod. So mauna siya nga siguro ni come up nila nga naagoy standard sa mga curriculum nga mauna na ginaisundon. Yeah. Kay para nasad sa mga institution nga dili nasad sila mabalo bitag explain. Yeah. Pareha na agad pila ang minimum requirements aning kuana nang gitawon na tog Annex D. No? So, for example kani mga tools diha mago nagkakuan sir nga ako, inspeksyon nun ko gani. Nga nung tuluran man ni Imuha. Dito sa Picas, upat. Murang i-compare bito na sila i-comparison. So, kinahanglan di so, same. Yes. Kinahanglan na ito na standard. Oh. Same lang niya po na sa curriculum. Nga karo, giunsa man yung pagdibila pang imong IG, karang instructor guide, ang imong syllabus. Nga nung wala niya siya ma-align. Karang itawag na ito o learning outcome. And then, unsay imuhang gusto mahitabo diri sa imuhang instructor activity. And of course, for the students. So, siguro, nindot na siyang balita. Ah. Kay kami sa dili na may mabalo explain. Kay sila na may gahimo. Ang amo na lang diri pag-implement. So, in that case, Jody, sir, ay kanang muatras tagamay. Muari tas competency of the professor teaching in maritime school. So, kanang diha tandapita ka, kanang unsa man ang ato ang training, we know nga there are really good nga mga professors, mga teachers sa mga maritime schools. But ang question siguro is na, unsa may process, let's say, oh, nanakayan sila, karon inaog sila, ganahan sila mag-teach. So yes, naapto sila yung mga experience base. Pero pagsud ba yan mo lahi ba yan ning teaching kay correct sir. Correct. Okay, I agree. O ako sa tinud-an ni I really took education man. Kuan ko kanang professional teacher man ko PRC sa jud ko. Yes. Although ang ako yung first course electronics, lahi man yung transfer of learning. Yes. Kaya naman sa methods of teaching. Yes. How do you transfer the things that you learn? Yes. Yes. So could you imagine nga that time baya paskulaon biya mi og 18 units karon that's 30 units. So karon if I may ask karon unsa may atong existing process for a person nga mahimo siyang professor sa usa ka maritime school. So unsa man ang process nga agian training nga agian. Okay. If I may. Karon we have what they call the IMO model course 6.09. Yes. That is good for 1 week. Or two weeks at training. But for me, gamay ra kay na siyang it's not enough na magano ng 2 weeks. Kay pag skwela mo good namon, kami ni Chief Engineer, we were taught for me to command a vessel, si Chief Engineer pampadagan sa barko, sa makina. Wa jud mi tudlo sa pagtudlo. Kana. Karon, ni paano mi
mutudlo. So crash course tawag ani. Ni start ko teaching Ray 1995. Wow. So before that pa may 609. Nakabuan jud ko pagsugod sa om ni pag-start. So you mean karon na 2 weeks but before you can teach without going. Yes, without. So oh, okay. So nasabot ko na yeah, sa struggle na grabe. Struggle lang. So karon siyempre 2 weeks sa amo imo ka teacher dayon. Kuwangan na. Dapat na ay ano ang institution training center na intervention. Correct. Na correct, dapat correct. Na ay mga trainings. Yes. So amon himo sa CRES sa training center namo, we come up with a program. Nakipag-ano mi sa usa ka teacher na ano a doctor of education. Wow. Na continuous di siya. Yes. So nami i-training namo sa Sunday ana and then i-monitor namo progress. Yes. We won't stop. Wow. So you hired you really someone yes. nga doctor's degree in education yes. correct sir. To assist you on how to really create this nga kana yung based on experience jud nga kanang yeah. techniques and methods yes. in teaching. Okay. Okay, para ma-develop so siya mo I think we'll be starting next month implement na muna siya. Muadto na siya sa mga classroom observe. Yes. I-observe niya kung ang ato ni tudlo niya effective ba. And actually kanang I agree kay several topics jud nga dili madag 2 weeks is number 1 classroom management. Yes. Correct, you need correct. To know how to manage the class. Yes, ikaduha yeah. pa jud ana. Kini siya and kini mo challenge kaning test and instruments correct how do you test if kanang nakatunan ang imuhang mga estudyante niya daghan siyang way to kanang kanabang to give test depende pod unsa imong learning outcomes or learning gustong i-evaluate so I tell you kana siya complicated kay nasa dili na siya sayon so karon di ay kanang the question is if do na di ay murag panginahanglan nga kanang uy ang 2 weeks murag dili man siya enough yes. murag magkamang-kamang man so the question if I may ask is who will call the shot will it be Chad or Marina nga ato ang kuanon ato ning ayuhon ang process para if we have good quality and really learned nga mga professors and teachers then we hope that there will be good transfer of learnings ba from the teacher to the kuan students oo yeah. For me it should be on the institution. It should be part of the faculty manual or yes, development yes. plan. Mm-hmm. Faculty development plan, the training. Because more than minimum requirements, ano, even IMO said, if you have 609, okay. minimum requirements. Minimum raman. Okay. So okay. if you have this, you can teach. Very good, nirace ni Murray, katong sa assessment test. Yeah. And ano, okay. That's the weakness of the school. Bitano. Because the assessment, di mo igo sa learning. Di niya mag-gauge. Okay, very important yun yung test, assessment. Yeah, yeah. Because by that, makita niyong progress sa estudyante. Yeah. Nakat-on ba? Yeah. Makita sa niyo ang teaching methodology kung effective. Kana. Ang imong outcomes, effective basad siya. Yes. Teaching instrument mo effective. For you, after the SEM, magtapok man, tanawon man, i-review man na, oy, tanawon na naman kining classroom, nag-listen man ni mo estudyante, kining pikas, duwa man. So the assessment is a very good gauge. In fact, in the STCW, klaro dito, ang methods for demonstrating competence o criteria for evaluating competence klaro kay siya through assessment. So before tamo padayon no Captain Gipilano and Sir Ike ato saning ipasupot ang ato ang mga kanang commercial. Okay. Stella Maris, bituon sa dagat. So maayong hapon sa once again to all nga karon lang ni tune in. Welcome to the second part of our program. Stella Maris, bituon sa dagat. I was planning gani to take a short break while nag-commercial pero tungod sa kanindot sa discussion, murag wala ko kabarog sa akong gilinguran because this is again a very kanang hot kaayong discussion diri sa Stella Maris which is again kaning issue ba nga requirements sa STCW. And one thing na share ni Captain og ni Captain Gipilano og ni Sir Ike nga nana diha ang kanang sa tawag instruction which is really in line sa STCW. Now the question karon is really on the implementation day. Yes. Mm-hmm. Yang implementation day it goes down to interpretation pod sa different institutions. So naa diha ang dako nga challenge and then if I may say pod kanang let's say on the part ron example lang sa Chad ba Cap and Sir Ike is do na ba ta dihay mga well versed jud kay in terms of STCW regulations, experience ng mga seafarers nga. Kaya I know Chad is in charge sa mga colleges and universities niya. Daghan kayong kurso ba? Hmm.
Pero did you meet ba some of the mga ched nga ang ilaha is dire on the maritime schools pod nga kana bang in terms of depthness ba kalawom sad sa ilahang abilidad ba nga to nga mupanday og mga guidelines regulations ba nga para lagi ta maing compliance ba o sige ched or ched or marina siguro ched or marina right now with executive order 63 joint marina ched na siya. Oh, okay, okay, okay. So, ang sa to, number ato niya, Kap? EO63. EO63, okay. Strengthen the authority of marina with regards with education, especially sa MHEI or Maritime Higher Education Institution. So, karon, before it was CHED, na sila'y mga technical experts. Okay. It was only CHED. With the EO63, napil na ang marina. Okay. So, it's now CHED, marina, technical panel of maritime experts. Wow. Now they are reviewing it. It's composed of master chief engineers. Wow. They're reviewing it. But again, the time is too short because they were just formed, I think, November. Ah, no, October, yeah. It was just October pala. Of last year lang. Last year lang. Wow. Last year lang. And recently lang, Judy. Recently. Mm-hmm. Okay. And these people, member dito, namin sila yung trabaho ni sila. Yeah. So, mm-hmm. Di yun matawag-tawag basta-basta ni mo. This is just voluntary. I don't think they're receiving anything. This is voluntary. Wow. I would thank them for accepting it. Kay burang ano juke ni siya, tedious juke ni. It will take your It will take your time. Because katulang I was part of the pag-review ato, tawag mo kini for the review, I've seen sa definition pa lang, nadugay me. Nag-interpretation sa definition lang. Interpretation sa definition. So, yeah, pamikamot sa curriculum ato by that time, that was January. And the annexes, atong course mapping na mo, mga course specs, so tanapan mo learning outcomes. So, this is very tedious na trabaho. Na pag-anoan na. From what I've heard is, they have tasked or asked PMMA to do the standard ingon ni, ano, ni DIC. Right. So, they'll come up with the total course package. When you say course package, ang course framework, outline, timetable, the syllabi, the lesson plan, the instructor's guide, yes. And the PowerPoint. Yatag na sa mga skilahan, muna'y sundo nila. Now, ang impressed ingon ni Chief Engineer Ike, sila na usapan pag-implement nila. Ilan ang pag-implementation. But everything is there. Usay mo sa teacher, usay mo sa estudyante, usay activity, even the exercise sheet, tuwa na dito. I think it will be coming out this year. Ma'am, na i-submit na to sa EMSA na we're doing something sa ato education. One of the kanang among gibasa sa past radio program na to is katong release news nga the inspector will kuana regarding STCW compliance will give a decision na and then depending on sa decision sa inspector in favor or it will be against there's about 60 plus thousand ka mga seafarers who might be basig dili na kasakay sa mga European vessels so kanang hearing manggood sa atong discussion karon nga na naman di ay murag in compliance na lang ta the question na lang lagi is gifollow ba jud so kanang number one, unsa man jud to siya ka kahadlukan nga balita. Ikaduha is na if naalam mo gamay naalam mo ma share ato no niya. Ikaduha is na kanang unsa man jud real story jud ani di ay kay usay mo gawas mo gud sa internet yung mabasahan ni mo ba. Nya karon so tay sa unsa man ni kahadlukan na atay gibuhat ani karon are we doing enough or layo pa kita sa dapat atong buhaton para nga dili maapektahan ning gidaghan nun. Kaya ang uban nila nga, nangutahan naman ko sa ubang seafarers ko, what if di na mo kasakay sa Europeans? Nga, ay, sir, na pa may Japanese vessel, na pa may Chinese ko, paigo yun sa, di sad paigo, maghuot sad mi. So, kaya nang, kuan lang ko, no, katinawan na gamay aning dapit. Okay. King M sa Nisha Raid, di ni bago, 2006, nanin sila dire. Gaya na ito. No, inspection na sila. Oh. And then, we took it lightly. Ha? Ah, okay. Di, balik sila din 2010 and then mogya po wa dato seryoso sila by that time ingon na sila there was the threat na Ah, okay. ano ang Philippines itangtangon nila sa Europe din mga itong mga certificates di na i-acknowledge dito yes. Recognize so we have some changes na nibalik sa 2013 okay 3 years later yeah 3 years later by that time nibisita ang usa ka school ato diri sa Cebu and I was the dean at that time. So, ang inspection na mo was the head jud sa EMSA. Wow. Si Dr. Vega o si Catherine Ross from Portugal. Okay. I asked them about sa EMSA.
So you know, we're just making the observation. We were commissioned by the EU to conduct the inspection. Okay, yes. Mamana yung role sa ano sa mga member states. Karon, ingon siya na ako, you know, Captain, what we need from your students, for them, not to memorize the collision regulation called reg, but the application. Wow. Yeah, muna ilang gusto. So, there are some anumang gusto sa ilang nakita nila na we need to comply. It's doable. It's doable. If we get our acts together, mahimo man. Because klaro man kayo. I'm with me. I have the STCW. Klaro kayo din sa himuon na to. Ang atong himuon lang, atong, all you have to do is to do it. Let's get together. Let's ano, cooperate. Just do it for the sake of our maritime nation. And again, it's good na, again, I don't need to see plugin, pero it's good. We have someone in Congress helping us. Yes, yes. Because yes. If not for this, someone is Congressman Manalo of Angkla, he made RA 10635. Kasi sa una, pagani sa EMSA, usa sa mga ano nila is, sumani ka daghamaning ano sa agency dire sa Pilipinas, na ay Coast Guard, na ay Marina, na ay POEA, na Department of Health, na ay MTC, na ay CHED. So, kinsa man yung ang in-charge ninyo? Kasi sa Norway, usa raman na, Maritime Council nila. So, ingon siya, iklaro na ninyo, kundi karon dayon i-lift na ko recognition. That's why within 6 months na approve ang ano pinaka-fastest na na ano balaod RA 106 type na ni himo ang Marine as the single administrative body to take care of the maritime. Okay. That's why we owe a lot with Congressman Manalo because of kundili pa na dugay tatangtang sa ano. So touch ko ng tanagamay kap. Unsa man di ito ang balaod nga gi-introduce ni Congressman Manalo niya? What did that law do man? Unsa may nahimo atong balauran? Unsa man jud to ang pinaka main point jud atong balauran? Okay. Main point atori is usanay magunit sa maritime education training. With regards training. Okay. Yes. So og dili na kasi una kumato ka si Masmuk ato ka Coast Guard. Kana. Yes, yes. Mag-examine yes. Ka ato ka PRC. Yes. Di ba? PRC na sa una. Oh. So naglibog ang ano kay ang EMSA gagabalik-balik opisina. Kinsa ba jud dire ang in charge jud ani sa maritime sa Pilipinas? Pangi dapat na usa. So more yung essence dito sa RA 10635. Okay. Nihimo ang Marina as the single administrative body with regards to maritime dire sa Pilipinas. Okay. Mga ikog pasaylo pero na ako'y hard question nga iaasta. Si Chief Lido na. Of course ako no PRC masago. So naamang ko yung observation sa uban ng mga seafarers ba nga sa una ko nung sa time nila nga under pa sa PRC lisod kay pasaron. So sorry also mo na mga ila ko gamay sa inyong opinion. What they're saying kuno karon nga medyo nga under na sa Marina sayon kuno kay pasaron ang exam. So kanang kay of course no kini manggong PRC is handling different professional mangguni niya medyo lisod-lisod yung exam sa PRC, both pasabot, mahagbong kahagbong mo yung kanila, take again. Pero what they're saying, karon lagi, nga murag, of course, it's good nga daghang mapasar, no? Pero the thing ba is na, basin sa gang uban ba, nga basin kuwang dito gamay sa abilidad niya, murag nakalusot ba? So is there a thing ka nga, ang in terms of exam ka, kinahanglan sa sigurong, sige, sila na yung muda, there is Marina, pero murag, i-level up sa PRC standard, medyo lisod-lisod yun nga exam which maulagi ng karaan ng mga seafarers mo dili lang comment sa una lisura pa sa runo eh karon murag sayo na malang kayo so kanang if na amoy ma-share ani nga actually sorry wala during karon sa ako ana sa under na sa Marina ang exam wala na nakaabot ana kay RC pa man ta so mo ganiyo oh and then panahon na mo sa una sa PRC kato multiple choice na to din naka kuan sa ko naka experience sa ko katong kuan easy type okay. Exam so, lisod ng easy oh lisod oh mag drawing pa mito sa una mag illustrate mi og kanang parts mito sa makina explain jug hibaw jug kasi mo ang trabaho and then karon diri sa Marina murag multiple choice mo ni mura og sa akong pagsabot kung may kag memory ba Mura ba naging sa EMSA? We don't want them to just memorize. We want them to really understand. Understand what they're Siguro, muna ilang na nakaingon siguro nila nga mas sayon ipasar ang kaning kuan. Marina kay pure kualag multiple choice. Memorize ang mga mga choices. So
Sumuna akong pagsambutan. The good thing, Rabano, sa mga suking tigpaminaw, initially, sa pag-invite lagi ni Captain G. Pilano dito sa Marina, I had a chance to meet the regional director. Yes. And then, nisugod siya nga in the coming Saturdays. Mahimo siya nga guest. So, I hope kanin discussion, dili siya mo atras. Kaya we also need to hear pod inputs regarding this issue from the Marina nga side ba. But with all due respect pod noon, kanang grabe man kay integrity o kanang kuan pod si Sir, kaning regional Pascua. Director na to, Pascua. O niya, kanang, ang atuan lang siguro is, kanang, let's just be constructive. Ah, yes. Na if there is a need siguro to kanang level up the way we give exams para sa lagi medyo, kanigod siya board, mangkundi mo kuning long exam lang. Yes. Mm-hmm. This is not just a mastery test. This is board exam. Yes. You're giving professional title to someone. Yes. So, kailan man kanang professional title, ako bitaw sa ako ka electronics pa sa ko, gibihian dito na mag-Manila. Yeah. Could you imagine 11 days before the board exam, amo nang ikatulgan dito niya, wa pa'y labot sa 6 months na review dire sa Cebu, because really, dako kayong scope, we don't know what will come out, we don't know what type of test ang mugawas, pero ingon ana man ang exam sa to, for us to become professional. Ang ato ang reviewer nas atop nas bungbong yeah. Ana man jud siya kalisod. So anyway, kanang mangailan niya siguro taan na og kanang comment pod hopefully in the coming Saturday when we'll have the Marina director himself be kanang mahimo na tong guest. So kini na lang siguro kay kaniyang program good 1 hour lang. So sa kadako sa issue sa STCW JDI, if I may ask lang ni Captain G. Pilano ug ni Sir I karon diri sa station, based on your kanabang kasinatian niya, where you are now, you are in the training and review center, kanang sa kadaghan aning issue, kung i-rank na to, what will be the top 5 nga dapat atong buhaton, nga priority 1, murag maod ni atong unahon, the second thing that we need to do, the third thing, and kuan lang ni, kanang sharing malang ni, sige, okay, daghan kita istoryaan dyan, no? Usbon ang katong kuan, naaroy gihimo ron nga mga, and even that, kanang can we do like the Norwegian is doing, nga usa lang jud ka kuan, nga everything is there na, unya, I think murag partly na nataana, pero dili pa man jud entirely. Nya dayon the other unahon sa kuna no ako sa nang okay. Reserve ako sa nang okay. Question sige murag the siguro mga 5 lang siguro na we need to do this 5 things para nga mahanay-hanay ta ning dapita oh. Okay is it on sa education na sa mga schools or training center siguro kanila jun sa in regards ta STCW nga ang atong kalibre sa mga seafarers mahimo nang the same jud okay. Bang level sa lain labi na sa European ha, nga side oh. Okay, first thing I guess all seafarers has to do dire is to read the STCW. Wow. Because the STCW is the Bible. Okay. Now, pangutana ako sa mga naminaw na itong mga seafarers. How many sa ato ang nakabasa ng STCW? Okay. Okay. Maguni ang standard sa training, certification, and watch keeping. So, standard lang. Minimum pala niya. Minimum niya. Kinsa, dapat, mubasa sila na, uy, kini. Kinanglan na ikong makatunay. Well, the students, manggod. They rely their future sa ilang mga instructor. But yes, I always tell my student, no, get hold of your future. Ayaw magsalig lang usa sa mga instructor. Kamo, na internet, na Google diha, you study. Yes. Because the instructor will only be a motivator, facilitator lang siya. Because with the outcomes base, the student will now be the center sa learning. Dili ang instructor. That is, muna iklaro na sa outcomes base. So with that is, first, student must take hold of their future. They read the STCW. Para kabaw sila. Kung gusto ko may mong opisyal, unsay kinahanglan? Unsay kinahanglan na ako makatunan? Unsa may mga tasks na ako dapat mahimo para ma-achieve na ako ng competence? That should be number one. Take training seriously. Okay. Not only for certification. Pinaka ano na siya. Because right now, well, daghang kaibigan na sa training, sabi ka na mo training. But it's a requirement. Kasi signatory man ta sa STCW convention na mufollow ta. And then, kung gusto ka musakay, both domestic international, you have to do the trainings. Take the training seriously. Avoid shortcuts. Yan o nato na siya. Yeah. Avoid shortcuts. Sa mga institutions, sa training centers, iklaro ang pag-deliver sa ano, sa teaching. The teaching learning activities, unit learning activities, should be na constructive alignment ba? Kung mauni ang outcomes learning, dapat ang inyong activity, muli ato. Yes. And your assessment sa mo measure, nakuha ba ito sa bata? Yes. With that, Ray, if makuha na ito na, sa'yo na kaipasar ang MSA.
Sayon nyo kayo. Believe me, because sa tanang profession, Ray, kami reklaro kung sa among dapat himo na sa STCW. Kaya sa obang colleges, I know you have to unpack pa man, di ba? Kaya na-unpack na ni siya. Yes. It's there. All you have to do is sundon lang ni siya. It's very simple. It's very easy. Ano lang, sundon lang dyan na to. So, si Sir Ike, basig na yung madugang, no? Yes, sir. Agree ko sa gayo ni Captain Nipilano nga we have to level up, for example, sa mga instructor naman, kanang video ato sang iikuan ba nga ayuho nato pag pag deliver ang ato ang topics kay mo umgoy na igingon gud nga after the students had been taught then after ana ato i-apply kay what if karon o pag deliver dito sa instructor sayop-sayop na dito of course pag demonstrate dito sa iyang kuan di sayop na. So muna akong pinaka-point niya kay as I observe magod no na magutay mga kuan lagi like for example ana nga bag-o pa lang ni kuha og 6.09 no and then of course tudlo siya so murag dili pa kay siya kuan ba komo lang kay need na kay nga patudloan siya dito kay wala mga available nga instructor so dito pala sa classroom so medyo dili na gyud may pagka-manage siya ang iyang delivery. So mo na akong concern sir nga i-level up ang pag-deliver sa mga topics. Wow. Apas lang ko gamay ba. Kinsa man unsa may qualification para maka-take atong 2 weeks training? Kinahanglan professional lang ka, graduate of any course? That's a very good question. Okay, ako gimin ka can anybody just take the 2 weeks and then yeah. become professor sa maritime okay. school? Anybody can take the training. Yes. But not anybody can teach sa maritime. Okay. okay. Kung gusto mo take okay lang. Pero there also that's only one of the requirements sa Marina and CHED para makatudlo ka. Okay. But another requirement nila is dapat na kay 12 months on board as an officer. Ah, diha na mo kami. Ah, diha na magkanoron. Okay, so okay. okay man open man sa tanan if you want to really to have the 609. Pero kung gusto ka mo tudlo sa maritime, oh you have another requirements which is okay. 12 months on board as officer. As officer. As officer. Ah, okay. Sige. So kanang I think medyo tin-aw na gamay no nga ang training tuod medyo mubo ra. Pero ang katulang lang you have to be at least 12 months na nakasakay yes. as an officer. As yes. an officer. Sige kanang the other question I have karon is na with the existing law nga gipass ni Representative Manalo, is there ba napabamoy nakit ang balaod nga dapat i-introduce nga para nga ma-platstada na dyan ni tanan ba ang mga paginahanglan, mga kanang requirements and even on the part of kanabang mo level up lagi ta sa international standard. So, napabay balaon nga dapat introduce or the law that existing laws are murag enough na aning dapita, diri lang dyan nas implementation lang dyan medyo kinanglan hugtan, i-monitor, anak ba? So, on saman... I believe if makaano mga story ala is from the ANCLA people, yeah. party list, I think they're better, in their position na maka-explain regarding what are the laws that ANCLA is enacting or preparing for them to meet, for the Philippines to meet with the requirements of the STCW. Okay. Mas may sila mo explain. Okay. Sige. So, kuan ka ng... we'll wait siguro and we if by chance we'll get siguro some inputs then we will include that in the coming mga yes, Sabado. Yes. But kini karon siguro is at least medyo tinaw na o gamay. Unya, the only thing siguro that I'm thinking is one of the things siguro the government needs jud siguro to fund ba? Yes. Expert people who nga mututok jud ani. Kay what I'm hearing man good karon is the government is tapping people with expertise ani on a voluntary. So, unya, you cannot expect man people to do this meaning full-time nga attitude nga wa man sila compensation niya. Yeah. One of the things siguro akong ma-share and maon is sekreto biya sa Singapore is sa Singapore, they are investing on their people. Yes. Nga nireklamo ko, ano dagko magkagsweldo ang mga government nila dito, mga department heads. An explanation sa the late Prime Minister dito, niingon siya nga, if we will not give them a good pay, they will not work for the government. They will work for the private sector. Correct. For us to be able to have them sa atoa to work for the government, we need to kanang provide them a competitive compensation na mo compete sa private. Of course, sila kaya nila. Kaya naman sila budget, no? Pero ako siguro, at least,
at least siguro not really voluntary, but at least there's something jud ba nga will give them also and allow them also nga from serving the government makabuhi sa sila silang family at least ba, di ba? With that, I just remember Ray, with your concern kay ang mga marino pa trabaho ni Mas Manichet maglisod jud ang ano kay gamay sweldo. Yes. Congressman Manalo of Angkla came up with a house bill or i ano niya na kanang i-exempt ang mga ang marina and chat sa regards maritime education sa standardization sa salary. Para okay. Makatagsag mas dako. Yes. Kay kung tagaan ni mog sweldong gamay kayo, why mo dugay diha? No, o manghawa na siya, hindi mahawa, manakay. But I would they would prefer to go on board because they're earning a lot. Yes. So nihimo ni Congressman Manal, he saw that problem. Yeah. So sige, kay na may standard ang government, di ba? Kutob na dire. Yes. Pero kanang kutob na taas na nasa uban, pero sa marino, because they're earning dollars, yes, yes. They're earning that's tax-free, yes. Kuha ang yapon nila. Yes. So, nimo ni Congressman Manalo, he enacted a law na exempt ang marina ang chad. Bili ka sa maritime mga mutrabaho ng mga seaman, yes, na manood dito, yes, na yung expertise. Para they can earn more and they will consider working sa marina in chad. So, we have people that are very good because you're right, let's invest in human capital. Yes, yes, important. Yes. So the paapas lang a question ato kap. Do you think asa naman ata pita rong balaura na pass na or it's India no? I think it's you know sa Congress from what I've learned sa ano na you need approval of the majority, yes, sa, yes, Congress and right now so ano kang ang atong party list sa Seafarer usara. Yeah. So you have to battle 292 Congress to agree. For it to be ratified. Para makuha majority. Para makuha majority. So, we are praying kay mo third term Congressman Manalo na he would be, ano, mada siya para mapas na siya. Kay if not, we will not have seafarers na, ano, kay kisa, may motos marina sweldo, gamay ra. The other question I have to ask in relation to that lang is, kung even ma-approve na, kaya ba sa gobyerno ang pagsweldo, no? Well, kinahanglan yung punduhan, no? Kinahanglan sa that's why we need someone in Congress kay wa may distrito kun ni mga marino. Bitaw. So we need someone in Congress to have that budget. I think you were there to sa marina that one of the problems sa marina branch office na half of their employees, yes, are JO. Yeah, the other thing that the regional director gani sa marina shared during that meeting ako na surprise is ang ilang budget gikatan og 50%. Yes. And after gani atong meeting I had a chance to talk to director ko. Director man ang gikuhaan mag 50%. Yan siya, hindi raw niya alam ang reason. Pero we have to live with the 50% where we 50% ng kanilang kunong budget the previous year. Kuha lagi dun. So, munang naglisod sila karon sa ilang daghang GO. And then they also admitted na they really need help dun of people who will help them find sources, yes, to really fund by inkong. Ang anong daghan mga kag-GO? Then they come in asad ni. Yan siya, ang nakapadami sa GO namin ang STCW. Yes. Ingong ko nga, okay, so mo itong dito ko ni connect nga can we invite you? Okay, if you could maybe share with us sa among radio program nga, why do you need this number of people? Yes. And unsa man jud ini ang STCW nga requirement nga, ingon ana ba ni siya ka hassle in terms of documentation? Ingon ana ba jud ni siya ka structure that you really have to follow a certain kanang murag flow of, yes, kana bang I don't know documentation or unsa na siya pero niingon jud siya the reason nga nang hire sa daghang GO is because of STCW, yes, requirement, correct. So akong pasalamatan diri do in behalf sa atoang pari Reverend Father John Mission kay wala naman jud tay oras. I would like to thank Captain Emerico G. Pilano and Sir Ike for sharing their Saturday afternoon. I know nga these two people gusto unta igahin ng orasa sa ilang family, mangayo sa magpasalamat sa ilahang mga kapikas, ilahang family, yeah, nga for allowing them to be here. O niya, ako silang hatagan time nga to maybe say their parting kuan panamilit nga message sa ato ang mga suking tigpaminaw. Start with Captain Emerico. Okay. Again, daghang salamat Trey, Father Mission, Ma'am Leslie, pag-ibita na mo dire. At least, hopefully, yung naka-ano may gamay, ambit sa unsa sa STCW, unsa yung requirements. Before anything else, akong pasalamat akong asawa na nagsugod pa niyong kundir eh. O akong mga staff sa CREST, ingin mo dito magpa-greet sila Rachel, sila KD, si Ruth, si Kent, sila Eric, yeah. Rachel. Minaw sila karon, very energetic sila. Good afternoon, Rachel. Sir Ike. Dagang salamat, no, sorry, for this
opportunity. As I said, first time na ako sa radio station. And of course, ni Father Mission. Dagang salamat no sa tanan nga naminaw karon nga naabot sa ato ang Sibya. So, sa ato mga seafarers. No, ako lang yung ikasulting, we have to take seriously sa ato ang mga training, no, kay para competitive ta sa mga ato ang mga tawag ni atong mga kalaban kay karon mag daghan na gyud mga competitors ready. So we have to sure nga ang mga seafarers, Filipino seafarers, nga competent seafarers yun, nga equality. Thank you very much, Sir Ike. Thank you, Captain Emerico. And wala naman dito yung oras. We hope that this afternoon, nakahatag o katinaawan, labi na aning issue nga paghihisgutan pa sa umabot ng mga Sabado, issue on STCW compliance. So, kanatong tanan, tanang suki, Reverend Father John, dagang salamat, Ma'am Lesley. A wonderful afternoon to all. God bless. Thank you.